Sino siya bago ang paglikha ng mundo? May maraming hiwaga na ibinahagi sa atin si Jesus. Kasama sa mga ito ay ang mga pangyayari bago ang paglikha ng mundo. Ito ay nangyari sa aklat ni Juan, ang pinakamahalagang panalangin kailanman na idinaos ng pinakadakilang tao, na kailanman na nabuhay ay isang makapangyarihang panalangin. Ang panalangin ni Jesus sa Juan 17. Isa ito sa pinakamahalagang kabanata sa buong Biblia. Dito, mararamdaman natin ang mismong tibok ng puso ni Jesus habang siya ay nananalangin sa kanyang Ama. Ang Biblia ay puno ng mga dakilang panalangin. Namangha tayo sa panalangin ipinakita ni Solomon, ni Abraham at ni Moses. Ngunit ang panalangin ito ay lubos na pinakadakila na naitala sa Biblia. Si Jesus ay nagsalita tungkol sa kaluwalhatian at kadakilaan na ibinahagi niya kasama ang Diyos Ama bago pa man likhain ang mundo. Juan Kabanata 17, versikulo 1 hanggang 5. Nang magsalita si Jesus ng mga bagay na ito, itinaas niya ang kaniyang mga mata sa langit upang manalangin at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng iyong anak. Kung paanong binigyan mo siya ng kapangyarihan at kapamahalaan sa buong sangkatauhan, ngayon ay luwalhatiin mo siya upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng iyong ibinigay sa kanya upang maging kanyang permanente at magpakailanman. Ito ay ang walang hanggang buhay, ang makilala kanila, ang tanging tunay na supremo at soberanong Diyos, at sa parehong paraan ang pagkakilala kay Jesus bilang ang Kristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita dito sa lupa sa pamamagitan ng pagtatapos ng gawain na ibinigay mo sa akin na gawin. Ngayon na maipagpaparangalan mo ako kasama mo, kasama ang kaluwalhatian at kadakilaan na akin nang mayroon kasama mo, bago mo pamanlikhain ang mundo. Bago pamanlikhain ang mundo, naroon ang Diyos, at may kadakilaan ang Diyos kasama ang kanyang anak. Ang Genesis ay naglalaman ng maraming mga simula, kasama na ang paglikha sa tao at iba pang mga nilalang. Ngunit maliwanag na ang Diyos ay hindi nagsimula dito. Naroon ang Diyos sa simula ng Biblia at nakasulat na siya ay naroon ng likhain ang sansinukob. Bago ang pagkakaroon ng ating mundo, dapat mayroong walang hanggang bagay o isang tao. At malinaw itong ipinapakita ng Biblia na itong tao ay ang Diyos. Sa katunayan, ipinapakita sa atin ng kasulatang ito sa ilang talata sa buong kasulatan. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay hindi nilikha at walang hanggan sa kanyang pagkatao, at ang ibig sabihin, siya ay laging umiiral. Sa Genesis Kabanata 1, ang pansingular na El ay pinalitan ng pangalang panplural na Elohim na nangangahulugang tatlo o higit pang mga Diyos. Bilang resulta, ang mismong unang pangungusap sa Biblia sa Genesis ay gumagamit ng panplural na may pansingular na pandiwa. Maaring sabihin ng ilan na ito ay gramatikal na mali, ngunit teolohikal na tama. Ang tunay na panalangin ay kadalasang naghahayag ng kaloob-looban ng isang tao. Sa Juan 17 ay isang natatanging pagkakataon upang makita ang kalikasan at puso ni Jesus. Sa panalangin ito, tatalakayin ni Jesus ang maraming tema na binuo sa Ebanghelyo. Hinihiling ni Jesus na luwalhatiin siya, Ama, dumating na ang oras. Ipagpaparangalan mo ang iyong anak upang ang iyong anak ay luwalhatiin din sa iyo. Noon, hindi pa dumating ang oras ng pagpaparangal kay Jesus. Ngunit dumating na ang oras, inihiling ni Jesus sa una para sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang pakiusap ay hindi labis na makasarili. Ang kanyang pag-aalala para sa kanyang sarili ay isang pag-aalala para sa kaluwalhatian ng Ama. Ang anak ay maaaring magparangal lamang sa Ama kung una nang tugunin ng Ama ang panalangin ng anak. Ipagpaparangalan mo ang iyong anak. Hindi naghintay si Jesus hanggang sa kanyang gawain sa krus upang ipagparangal ng Diyos Ama. Ang buong buhay niya ay nagparangal sa Diyos dito sa lupa. Niluwalhati ni Jesus ang Ama sa pamamagitan ng kanyang buong buhay mula sa kanyang dedikasyon sa templo hanggang sa kanyang tahimik na mga taon ng pagsunod sa Nazaret. Pinarangalan ni Jesus ang Ama sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, pagsunod at gawain sa mga taon ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Bawat sermon na ipinangaral, bawat bulag o may sakit na pinagaling,
bawat paalala at pagtuturo para sa mga alagad, bawat pagharap sa korap ng mga lider ng relihiyon, bawat tanong na sinagot, bawat mapagmahal na pagdampi, ang lahat ay nagpaparangal sa Diyos Ama. Pagkatapos ay binabasa natin na tapos ko na ang gawain. Si Jesus na may kahulugang pag-asa at tiwala sa Diyos ay nakakita sa gawain sa krus bilang tapos na. Humiling si Jesus sa Ama na ipagpaparangal siya. Ngunit kasama ng parehong kaluwalhatian na mayroon ng Ama mismo, ang panalangin ni Jesus ay hindi sa anumang paraan isang pahayag ng kalayaan, kundi ng ganap at patuloy na dependensya sa Diyos Ama. Maraming individual ang humihingi para sa kanilang papuri at pansin. Gayunpaman, ang kanilang pakiusap para sa pagpaparangal ay lubos na kaibang-iba sa panalangin ito ni Jesus. Ipagparangalan mo ako kasama mo. At ang pagkakaiba ay karaniwan sa pagitan ng dependensya at independensya. Binabasa rin natin na may kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago pa man likhain ang mundo. Alam ni Jesus ang kanyang pre-eksistensya at ang kalikasan nito. Alam niya na may isang panahon sa nakaraang walang hanggan kung saan ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay nagbahagi ng kaluwalhatian. Sa Isaias Kabanata 42, versikulo 8, ipinahayag ni Yahweh na hindi niya ibinabahagi ang kanyang kaluwalhatian sa sinuman. Kung ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay nagbabahagi ng kanilang kaluwalhatian, kailangan silang parehong maging Yahweh. May isang tagapagkomento ng Biblia na nagpuna, mayroon siyang isang pangunahing kahilingan. Natanggapin siya ng Ama pabalik sa kaluwalhatian na kanyang ibinigay upang maganap ang kanyang gawain. Ang kahilingang ito para sa isang pagbabalik sa kanyang orihinal na kaluwalhatian ay malinaw na nagpapatunay sa kanyang pre-eksistensya at pantay na pagkakapantay sa Ama. Pinapatunayan nito ang kanyang pag-angkin na siya at ang Ama ay iisa. Juan Kabanata 10, versikulo 30, ang Ebanghelyo ni Juan. Binigyang diin ni Juan ang kaluwalhatian ni Jesus sa buong talaan nito. Maingat na nagtala si Juan ng maraming paraan kung paano binanggit ni Jesus ang kanyang sariling kaluwalhatian sa panalangin ito. Ang mga pangyayari na humantong sa pagpapako ay nagsimula sa pagtataksil. Ang pangungusap, ngayon ang anak ng tao ay ipinaparangal, ay tumutukoy sa dahilan kung bakit dumating si Jesus sa mundo. Siya ay mamamatay, at pagkatapos ay muling bumangon mula sa patay bilang isang kapalit na pagbabayad. Ang anak ay magpaparangal sa ama, at ang ama ay magpaparangal sa anak. Isusulong nila ang kaluwalhatian ng isa't isa. Ang pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos sa katunayan, ang tinatawag na gawain ng mga Kristiyano. Lahat ng ginagawa natin sa isip, salita at gawa ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus hindi lamang nananalangin para sa kanyang sarili, siya ay nananalangin para sa atin. Sa Juan Kabanata 17, versikulo 24, sinabi ni Jesus, Ama, nais ko rin na sila na iyong ibinigay sa akin ay makasama ko kung nasaan ako, upang makita nila ang aking kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin sapagkat iniibig mo ako bago pa man likhain ang mundo. Ano man tayo o ano man ang mangyari sa ating espiritual na buhay, lahat ng ito ay utang natin sa tagapagligtas na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, nananalangin para sa atin upang maging iisa tayo sa kanya at ibinigay sa atin ang isang magandang huwaran na susundan sa ating sariling mga buhay sa panalangin. Sa wakas, nakikita natin si Jesus sa kanyang kaluwalhatian muli sa aklat ng pahayag. Si Juan ay dapat na magtala ng mga bagay na kanyang nakita. Nakakita si Juan ng isang makapangyarihang Jesus na hindi katulad ng anumang karaniwang tao. Pahayag Kabanata 1, versikulo 12 hanggang 13. Pagkatapos ay bumaling ako upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At pagkatapos, nakita ko ang 7 ginto na mga ilawan. At sa gitna ng mga ilawan ay nakita ko ang isang tulad ng anak ng tao, nakadamit ng isang kasuotan na umaabot hanggang sa kanyang mga paa. At may gintong sinturon na nakabalot sa kanyang dibdib. Ito na nga, nakita na ni Juan ang anak ng tao, ang karangalang Jesucristo. Inilarawan ni Juan ang malakas na tinig na kanyang narinig bilang kakaiba at nakakabighaning, tulad ng isang tunog ng trumpeta. Ang malakas na tinig na ito ay mula sa Alpha at Omega.
ang una at ang huli na nagsasabing na nakatayo sa simula at wakas ng lahat. Dahil tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pangalang ito, sa pahayag kabanata sa versikulo 18, alam natin na ito ay isang malakas na tinig ni Jesus. Ang una at huli ay isang pamagat na nauukol sa Panginoon, Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang pamagat na Alpha at Omega ay may parehong kahulugan ng una at huli. Ito ay isa sa mga bahagi ng bagong tipan kung saan malinaw na inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Maaari nating isipin kung ano ang pinagdaanan ni Juan sa kanyang isipan habang siya ay bumaling. Ang tunog ng tinig na kanyang narinig ay malamang na hindi eksaktong tumugma sa paraan kung paano niya naaalala ang boses ni Jesus. Inilarawan ni Juan ito. Parang isang trumpeta, pahayag kabanata isa versikulo 10. Gayunpaman siya ay natukoy na ito ay si Jesus dahil sa paglalarawan ng tinig sa kanyang sarili bilang ang Alpha at Omega. Pagkatapos na maglaan ng maraming panahon kasama si Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa, si Juan ay sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya ng personal matapos ang mga taon. Ang kasuotan at sinturon ay maaaring magdulot ng mga imahe ng mataas na saserdote mula sa Biblia. At maaari rin itong nagpapahiwatig na si Jesus ay ang mataas na saserdote para sa kanyang mga tao. Ang tanging ibang pagkakataon ng paggamit ng sinturon sa pahayag ay sa kabanata 15 versikulo 6. Ang gintong sinturon kung saan ito ay imahe ng mga saserdote para sa mga anghel sa templo ng langit. Sa gayon, si Jesus ay lumilitaw hindi lamang bilang hari, kundi bilang isang saserdote. Isang kombinasyon ng mga imahe na naging pamilyar sa mga Hudyo sa panahon ng Makabiyan. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Juan. Ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay puti tulad ng puting lana, kumikislap puti tulad ng niyebe. At ang kanyang mga mata na nakakakita ng lahat ay kumikislap tulad ng apoy tumutusok sa aking pagkatao. Ang kanyang mga paa ay tulad ng pinatibay na puting tanso na pinutol sa hurno. At ang kanyang tinig ay makapangyarihan tulad ng ingay ng maraming tubig. Pahayag kabanata isa versikulo 14 hanggang 15. Ang paglalarawan na ito ng kanyang mga mata ay katulad ng kwento na ating nakukuha ng isang anghel sa aklat ng Daniel. Sa Daniel kabanata 10 versikulo 6, ang kanyang katawan rin ay tulad ng beril na may gilagid na ginto. Ang kanyang mukha ay may anyo ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay parang mabangis na ilawan. Ang kanyang mga bisig at kanyang mga paa ay tulad ng kislap ng pinatibay na tanso. At ang tunog ng kanyang mga salita ay tulad ng ingay ng maraming tao o ang hiyaw ng dagat. Ang paglalarawan ng kanyang mga buto ay katulad ng kwento na ating nakukuha ng isang anghel sa aklat ni Ezekiel. Ezekiel kabanata 1 versikulo 7. Ang kanilang mga binti ay tuwid at ang talampakan ng kanilang mga paa ay tulad ng paa ng guya. At ang mga ito ay kumikislap tulad ng kinang ng kintab na tanso. Ang mga katangiang anghelikal na lumilitaw sa pangitain ni Juan kay Jesus ay hindi nagpapababa sa kanya sa antas ng mga anghel. Sa halip, malamang na naglilingkod ito upang bigyang diin ang kahalagahan ng labis na kaluwalhatian ni Jesus. Naglalarawan ng mapusok na mga mata sa Griyegong panitikan. Ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng mga likas na nagliliyab na mata ng mga banal na nilalang o mga anghel. Ang kislap ng metal ay maaari rin magpahiwatig ng kaluwalhatian ng Diyos sa Ezekiel 1 versikulo 27. Gayunpaman ang iba pang mga katangian ay nagpapahiwatig na bagaman itinatampok ni Juan ang kaluwalhatian ni Jesus na hindi kahigitan kaysa sa isang anghel, tiyak na mas higit pa ito kaysa sa isang anghel. Ang mukha ni Jesus ay sumisikat rin tulad ng araw. Sa mga teksto sa Griego, kung minsan ay inilalarawan ang mga Diyos na sumisikat tulad ng araw o kidlat. Ginagawa rin ito sa mga teksto ng mga Hudyo para sa mga anghel at iba pa, ngunit pati na rin para sa Diyos mismo. Sinundan ni Juan sa pahayag kabanata 1 versikulo 16, sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang pitong bituin at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang
isang matalim na tabak ng paghatol at ang kanyang mukha na nagpapakita ng kanyang kadakilaan at ang kaluwalhatian ng Shekinah ay tulad ng araw na sumisikat sa buong lakas nito sa tanghali. Pahayag kabanata isa bersikulo 17. Nang nakita ko siya, ako ay bumagsak sa kanyang mga paa na para bang patay na at ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, ang ganap na Diyos, ang anak ng Diyos." Kahit na si Juan ay isang apostol na nakilala si Jesus, habang siya ay nasa lupa, siya ay napuspos ng paghanga matapos makita ang kamanghamanghang pangitain na ito. Kahit ang 3 taon na namuhay si Juan sa lupa kasama si Jesus ay hindi sapat na naghanda sa kanya para sa sandali na si Jesus ay nagpakita sa kanya sa kanyang kaluwalhatiang mula sa langit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Juan ang banal na kapangyarihan at kadakilaan na ibinigay ni Jesus habang siya ay nabubuhay sa lupa. Sa Philippians kabanata 2, bersikulo 7. Ngunit inilaan niya ang kanyang sarili nang hindi binitiwan o pinabawasan ang kanyang pagiging Diyos. Ngunit pansamantalang ibinigay lamang ang panlabas na pagpapahayag ng pagkakapantay-pantay sa Diyos at ang kanyang tamang dangal. Sa pagkuha ng anyo ng isang aliping naglingkod at pagkakaroon sa pagkakapareho sa mga tao, siya ay lubos na naging tao, ngunit walang kasalanan, na lubos na Diyos at lubos na tao. Sa sandaling ito, alam na ni Juan kung gaano kahimala na si Jesus ay maaring itago ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan habang siya ay naglakad sa lupa. Pahayag kabanata 1 bersikulo 18. At ang buhay na walang hanggan, nabubuhay sa at labas ng lahat ng panahon at espasyo. Ako'y namatay ngunit tingnan ako'y buhay magpakailanman. At mayroon akong mga susi ng ganap na kontrol at tagumpay sa kamatayan at sa Hades, ang kaharian ng mga patay. Si Jesus ang may-ari na nabuhay at namatay at nabuhay magpakailanman. Siya ang may hawak ng mga katibayan ng muling pagkabuhay at nabubuhay na hindi na mamamatay pa. Ang tagumpay na naabot ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan ay walang hanggan. Hindi siya bumangon mula sa pagkamatay para lang mamatay muli. Si Jesus ang tanging may hawak sa mga susi ng Hades at kamatayan. May ilan na naniniwala na ang Diablo ang may autoridad o kapangyarihan na magpasya kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Maliwanag na sila ay nagkakamali dahil tanging si Jesus ang may hawak sa mga susi ng Hades at kamatayan. Sa orihinal nitong anyo, ang pahayag ay kilala sa sinaunang Griego bilang Apokalipsis. Apokalipsis. Ang salitang ito ay nangangahulugang isang pagpapakita, isang pagpapahayag. Ang aklat ng pahayag ay isang pagpapahayag ni Jesucristo sa kahulugang ito dahil ito ay nauukol sa kanya. Siya ang nagpapakita. Si Jesus ang tao na sinasabi sa atin ang aklat. Bakit natin kailangan ng isang pagpapakita ni Jesus? Ang malaking kasalanan ng maraming propesor ay na si Kristo ay sa kanila isang karakter lamang sa papel, tiyak na higit pa sa isang alamat, ngunit isang tao lamang ng malabong nakaraan. Isang historikal na personalidad na nabuhay maraming taon na ang nakalipas at gumawa ng napakagandang mga gawa na sa pamamagitan nito tayo'y naligtas, ngunit na malayo sa pagiging isang buhay na kasalukuyang makulay na realidad. Pinabasa natin na ibinigay sa kanya ng Diyos upang ipakita sa kanyang mga lingkod. Ito ay isang mahalagang dahilan kung bakit pinili ng Diyos na ipakita ang impormasyong ito tungkol kay Jesucristo sa sangkatauhan. Ibinigay niya ito upang ipakita sa kanyang mga lingkod. Ipinakita ng Diyos ang impormasyong ito upang maibahagi ito sa iba at hindi itago bilang lihim. Ito ay isang apokalipsis, isang pagpapahayag, hindi apokripa, isang bagay na nakatago. Ang aklat ng pahayag ay isang aklat ng predictive na hula. Ito ay nagbibigay ng mga panghuhula tungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap o kahit na sa hinaharap na kaugnay sa panahon ng pagsusulat nito. Bagaman hindi lahat ng panghuhula ay maaaring ituring na panghuhula. May ilan na nagsasabing hindi natin dapat ipag-aksaya ng panahon sa panghuhula, na ito ay isang walang kabuluhang gawain. Ngunit kung ang Diyos ay interesadong pag-usapan ito,
dapat tayong interesadong makinig. May mga nagsasabi sa atin na ang mga bagay na hindi pa nangyayari ay hindi dapat pagtuunan ng pansin hanggang pagkatapos ito mangyari.